Sorry, it's DJ. Alright, I'm feeling na magiging sobrang blessed itong biyahe natin to. So pag-aani muna natin, no, sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Para sa akin, blessing to. Sa akong deboto ni Nazareno, guys. Alright. Amen. I feel energized. Okay. Good morning ulit, mga kapiga. Ito, totoo na to. First full day ko ngayon sa isang pagiging Mr. Speedy. So, nag-apply tayo online at na-approve kagad tayo. So, i-take natin yung opportunity para kumita ng pera, no? So ayan, napansin nyo, meron akong bagong accessories sa aking Aerox. Meron na tayong cellphone holder. Nabubulol pa ako. Okay, so pupunta pa yung ngayon sa mga spots na sinasabi nila marami daw booking. Masubukan natin ngayon kung medyo umukay na ba yung ating navigation skills. Siyempre, malalaman natin ngayon yung gas consumption ni Aerox. Saturday ngayon, guys, no? So, let's check kung ano nga ba ang kitaan dito sa Mr. Speedy sa ating unang araw. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, feel free to tick that subscribe button at iyo yung notification bell ninyo para updated kayo sa lahat ng video yung gagawin natin. Maraming salamat, kapiga. Ano kaya ang ating kahihinatnan sa araw na ETH? Who will be your first customer for the day? Hindi, actually kahapon, guys, habang pauwi ako, galing trabaho, nakapag-book ako, no? Napag-book tayo ng una nating customer, supposedly. So, sobrang excited ko, tinawagan ko kagad yung customer. Sabi ko, ma'am, nandyan na po ako. Papunta na po ako, agad-agad. Alam nyo ba, sinabi niya, sir, bukas pa po yan. Ayun, excited si kuya. Pang kinabukas, walang order yun. Sobrang hiya ko. Sabi ko, hindi ma'am, check ko lang yung number nyo. So today, ngayon yung delivery ng item niya. So sana maging maganda yung kahihinatnan. Alright, let's go! Yan lang kaya kami makakapag-weekend ride ulit. Hanggang kailan ka kayang ganito, kaluwa, gets, ah? Maghihintay ako. Okay, so nga pala, napapunta tayo ngayon doon nga sa sinasabi kong first booking.
So, nagtatry lang ako mag-swipe-swipe. Tingnan natin kasi, mali nyo, along the way, may makuha pa tayong order para sulit ang biyahe, sulit ang gasolina. So, dapat pag isa kang courier, madiskarte ka para hindi ka talo. Lalo na, sa isang buong araw, hindi na alam kung gano'ng kalaking konsumo ng gasolina. Hindi bago ako sa gloves ko. Sanay ako na naka-full hand gloves ako eh. Ngayon, kailangan kong mag-open kasi kailangan ko i-swipe tong cellphone. Parang kahapon lang, no? Trinay lang natin kung may effective ba tayo sa pagiging delivery guy. Ngayon, eto na tayo. Naka-problem tayo yung delivery guy. So, mukhang nakatadhana na talaga kami ang trabahong to. Kailangan ko nang mag-resign sa pagiging call center agent. Balikan ko kayo mamaya, guys, ha? Doon sa first stop natin. I'll be back later. Okay, guys, nandito na tayo sa Corinthian Gardens. Ito yung first pickup address natin dito. Tapos itadrop natin siya sa Paranaque. Aking magiging first trip. I'm so excited. Inaantay ko lang ngayon yung ating client para sa ibibigay na item na ibibigay ko. Parang kong kulit kayo mamaya, guys, dahil maghihintay pa tayo dito. Nandito na tayo sa first drop-off natin, Marina Bay Town, Paranaque. Pwede mo lang bukuha itong auto. Ako, narga na tayo, magpapalik muna ako ng gulong. Dahil talbong-talbo na yung gulong ko. At hindi naligtas yung sa mga biyahe natin. So, tamahan niyo ako hanggang mamaya, guys. At mamaya pala, magpapatuloy natin itong pagiging delivery guy natin. So mga kapiga, inabot na tayo ng gabi. Nandito pa tayo sa Nabotas. So yan, first time ko rin makarating dito. Sobrang exciting. So ngayon, I decided to go home na. I think yung kinita natin for the day, it's enough na. Para sa akin, ah, enough na yun. Eh, hindi naman tayo naghahangad ng sobrang laking kita. Basta lagi lang tayong ligtas. As long as we are safe. Maayos tayo sa biyahe natin. At may uuwian tayong pamilya. That's something to be thankful na. Aww.
kanina, medyo kinabahan ako dito no, nag-deliver ako ng huling customer natin sa Nabotas. Dahil yung mga binaanan ko kanina, yung mga tinuturo sa akin ni Waze, halos nagbabaha na. Siyempre, ayokong ilusong yung motor ko. Pero may nakita naman akong mga part na hindi naman ganong kalalim. Ayun, nilusob natin. Yan, nag-waste ako pa uwi dahil hindi ko alam kung saan-saan ako pinagsusuot nito ni Waze eh. Yan, kailangan ko ng tulong. At least kahit pa paano, natututo na akong gumamit ng Waze. So, ito na nga guys, no. The reveal. Mag-reveal na tayo kung magkano yung kinita natin. Hindi siya the whole day, actually, nandaya ako eh. Nagpahinga ako kanina sa bahay. Nung mga bandang hapon, nung mainit. Ngayon-ngayon lang umulan eh, dito eh, sa Nabotas. So, nung hapon, nagpahinga ako mga halos 2 oras din yun. Dahil nga sa grabe ang init. So, nasabihin ko sa inyong kinita ko, magiging honest ako sa inyo. Sino ba naman ako para mag sinungaling, di ba? So, nagsabi ako sa inyo ng maling kinita ko, dinaya ko yung sarili ko. So, ito ang nangyari, no? Kaninang umaga, naubos pala yung data ko. Dahil napaglaruan ng mga bata yung ating mobile cellphone nung gabi. Ayun. Kaya pala kahit anong drop ko, kahit anong drag ko pa baba, wala nang kukuwang order. No. Natawa na lang ako. Tapos dahil nga nakapag-book ako kahapon, yung may nag-book kahapon ng for today. So siya yung naging first ka-client natin. Tapos after ko magpalit ng gulong, ayun, nakakuha ulit tayo. Tapos yung nasa bahay ako, pagkatapos ko magpahinga, nakakuha ulit ako. Tapos eto. So all in all, kasama na yung pilang gasolina ko ha. Iyakasama ko yung pang gasolina, pati yung pilang kain ko nung tanghali. It's about, kukumpit lang ako ha. Ayun, it's about 900 pesos guys. Ah, sorry, yung pinanggas ko pa nga pala 200, so full tank yun, so 1,100. Ngayon yung kinita natin buong araw, actually sa 5 customer lang yan. So what more kapag nagsipag-sipag pa tayo kanina at hindi nagka-aberya yung ating data kanina sana ng umaga, feeling ko mas malaki pa eh. So ayun guys, umabot siya ng 1-1. So ngayon pauwi na ako, tapos yung gasolina ko eto, 3 guhit pa. Tipid talaga si Aerox. O nasa throttle control lang din talaga yun. Feeling ko nasa throttle control lang talaga yun. Kasi sa halos araw-araw na walwal mode ako, hindi naman ako umabot ng 81 km, na 3 guhit pa. Usually 2 guhit na lang yan. So, iba rin pala na ituturo sa ating lesson. Ito yung lesson ng pagiging delivery. Kailangan mong tipirin yung gasolina mo. Kasi ikaw din yung talo eh. Kapag winalwal mo eh. Hindi ko alam kung saan lugar na ito.
Kaya kayo nang bahala kung napapanood niyo ng video. Pagka dito kayo, shout out sa inyo. Feeling ko nasa Labotas pa rin tayo. Amoy na amoy. Amoy na amoy kahit naki-helmet ako. Mga kaya, delikado yung ginagawa niyo. Ano mo naman kung saan tayo saan pinagsusuot nito ni Waze? Wala tayong choice kundi sundin siya. Dahil hindi ko naman naaral tong daan na to. So, sa tono ng aking pananalita, guys, kitang-kitang gamit na gamit tayo buong araw, napagod tayo. Okay, pupunta tayo ng C4 Road ulit. Ito, medyo kabisado ko na to. No? Pag C4 Road, siyempre, dire-diretso na lang to. Papuntang Baywalk. Kuya, ingat, ingat. Oh, ayan guys. Ayan yung mga consequences ng pag-deliver ng gabi. Oh, may mga kapadyak tayo no, na hindi gumagamit ng blinker eh. Sabi natin alam, baka siguro walang pambili. We don't here to judge. Pero delikado yun eh. Delikado yun sa part nila eh. Yan, kagaya yan. Mga tricycle naman. Na walang ilaw. Kaya dapat talaga mag-invest ka. Kumain ka ng gulay, lumino ang mata mo. Kasi ikaw yung may hawak ng manibela mo eh. Ikaw yung may hawak ng buhay mo. Nakatakot lang. Okay, kaya ito ang pag-iingat natin. Meron at meron eh. Alam mo yun, meron at merong matitigas ang ulo eh. Again, we're not here to judge. Baka nga naman wala silang pampaayos ng ilaw, pambili ng blinker. Dinadaanan ko guys. Ito yung nakikita nyo sa TV na maraming mga truck na naiipon. So, nagugulat ako ngayon. Napakaluwag niya. Kikisama sa atin ang lagay ng trapiko. So makauwi ng maaga na Aerox. Delikado yung mga nagbabisikleta ng gabi tapos walang blinker. Oh, nilalagay yun sa kapamakan yung buhay nyo. Mag-usahan ng ganun. Okay, luneta na tayo. Luneta. Oh, tipid ni Aerox yun ah. Tatlong buhay pa rin tayo.